Yun guys, isang malungkot na balita, isang malungkot na vlog. Hindi ko alam kung bakit, pero namatay yung isang GBB natin. Nakita ko may mga mites, pero sobrang dry naman na kanilang substrate para magkaroon ng mites. Ayun o, mga springtails pa nga yun. Possible na na bad molt siya, tapos namatay na lang. Ay, hindi siya nakalabas. So ang gagawin ko ngayon, i-rehouse ko yung mga natitirang apat na GBB pa. Sobrang sad ng balita na to. Nasa akin to guys, 2cm pa lang. Ngayon, solid 2 inches na sila. Ayan sila guys. Apat yan. Lima sila eh. Magkakapatid yung mga yan eh. Eh, part talaga ng hobby. Hindi ko alam, tuyo naman yung substrate nyo. Dry na dry. Na bad molt siguro talaga. Hindi siya nakalabas. Sayang. Sige, samahan nyo ako mag-rehouse. Napakalungkot na balita. So bago tayo mag-start, pakita ko muna. Ayan. So ito yung mga combo ng aking Chromatopelma sa Bilopescens. So nakuha ko sila last 6. So 3 months na sila sa akin. Ayan. 3 months na sila sa akin. At nakailang molt na rin sila. Ewan ko kung ano nangyari talaga sa isang to eh. Bakit siya namatay eh. So goods naman sila. Shoutout sa'yo brother J. Kay EJ ko to nakuha. Gerald. So, may mga kasabay ito. Okay din naman. Namatay itong isa. Siguro stock molt nga. Sige, let's start na. Ilipat muna natin itong mga to sa temporary enclosure habang lilinis ang kanilang substrate. So, eto na. Unahin na natin to. Itong isang to gusto nang kumawala eh. Number mo. 65. So, kunin natin. Yun. So, grabe. Unahin na natin sa number 65. Ayan. Ito sila guys. Uy. Ayan. Huwag yung gagayahin yung paghawa ko guys. Maliit pa kasi ito. Kaya medyo malakas loob ko. Tsaka new world sila. Hindi sila basta-basta kakagat. Okay. One down. Sobrang memorable sa akin ng mga sling na to dahil sobrang liit nila. Nagkasya sila dito. Nakita nyo yung butas na yan, ito. Ganun sila kaliit nung nakuha ko. 2cm pa lang sila. As in, kasya sila dito. Kaya meron tong tape before. Shoutout sa'yo, paring Marvin. Niligyan to ng tape ni paring Marvin. Before, kasi nga, nakakawala sila. So, nakaisa na tayo. Ito pang tatlo. Ililipad din natin sa temporary lagayan. Grabe, ang laki na nila ngayon. Samantalang dati, kasang-kasa sila sa butas. Ang bilis ng panahon. Tatlong buwan na tayo nagsama. Mga alaga akong GBB. Ang bilis ng panahon. Ang laki na nila. Lakad-lakad. Diyan, dandan. Uy. Siya. Panatin. Temporary shelter lang naman to. Eto na yung pangatlo guys. Ayan sila. Laki na nila ho. Dati kasya pa sila sa butas na yun. Ngayon wala na. Doon sa taas. Uy, labas na rin yung kulay blue nila. Wala nyo pagkain. Pagkain yan uy. Ito na yung last one guys. Yun. Ayan siya. Last one na to. Akad. Oops. Masyado siya nagkamadali. Easy ka lang dude. Easy lang. Chill ka lang. Ayan na silang apat. Yung isang may patay. Babalik ako, lilinisan ko lang to tapos lalagyan na natin ng substrate.
So ito yung mga GBB natin. Diyan muna sila temporarily habang inaayos ko to. Okay, so babalik tayo. Ito na. Ayan na guys. Wala nang laman. So ang gagamitin nating substrate, syempre kokopit na may kasamang topsoil, kasi gusto nila ng dry. Okay, hindi naman bone dry, gusto lang nila ng dry substrate at mga fake plants para mag-web up sila. So ayun, lagyan na natin ng substrate. Ito lang yung lalagyan ko ng sounds after neto. Ito time lapse ko na lang. Ayan, pagkalagay niyan, lagyan natin yung fake plants. Yun, tapos bahala na siya kung paano siya mag-web up dito sa web. Discarte niya na yun. Ayun guys, tapos na yung lima. Ililipat na natin itong apat at yung kanilang kapang-anim na kapatid dito. So tara, ilipat na natin sila. Unahin na natin itong isang to. Parang ganado na siya lumabas. Oh, ganado ka. Bibukid ah. Oh. So unahin na natin itong bibukid na to. Parang gustong-gusto niya na talagang pumunta sa kanyang bagong bahay. Yun. Yun. So ayan, nasa bagong bahay na siya. Focus camera. Yun o. Ayan, i-web up niya rin lahat yan eh. Alam ko na kayo. So enjoy sa bago mong bahay. Ito naman yung isunod natin. Gusto na rin lumabas eh. Ah, gusto mo na lumabas? Ayan siya guys o. Sige, palalabasin kita. So yun. Uy, bilis. Tumalan lang siya. Ayan, enjoy ka sa bago mong bahay. Ito yung pangalawa. Yun, labas na yung blue nila oh. Dati 2 cm lang sila, hindi talaga kita. Pero ngayon, ganda. Kitang kita na yung pagka blue. Lipat ka na ron, hindi mo bahay yan. Uy. Uy, hindi mo bahay yan. Parang tuwa na siya rito sa bahay niyang ano dati. Oh, hindi mo bahay yan. Ito yung bahay mo. Yun. Yan ang bahay mo. Yan. Diba? Oops, sorry. Yan. Yan ang bahay mo. Itong pang-apat, oh. Gusto na rin lumabas, oh. Gusto mo na lumabas? Ito dito ka pumunta. Ano web mo? Lumabas, lumabas. Yun. Nice, nice, nice. Itong ini-next natin, yung kapalit nung namatay. Actually, hindi kapalit kasi siya si 137. Alaga ko na rin siya. Pero wala lang siya dun sa ano, sa account natin. Ooh. Okay, go. Yan. So ito yung kapalit nung kanilang kapatid. Nilipat ko na siya dyan kasi patay naman na isa niyang kapatid eh. Yun. So next tayo guys. So narehouse na natin yung lima na to. After 3 days papakainin natin sila. So ano tayo, time jump. Time jump, 3 days na. Yun mga yun guys. So after 2 days susubukan na natin pakainin itong mga alaga nating GBB or Chromatopelma sinubopescens. Yun. Napakaganda nila, no? So, ito yung mga pwedeng-pwedeng beginner SP. Okay. So, bigyan natin sila ng lots. Ito ang first feeding natin. Tingnan natin kung kakain siya. Kakainin ba ng GBB? Boom! Yum, yum, yum! Napakatakaw ng mga to eh. Kaya kahit kakarehost lang nila 2 days, kumain agad. Tsaka leak niya ng abdo nyo. Kakamult lang yan pati. Nice take down, brother. So, mga GBB
or Green Bottle Blue is okay na sila sa dry subs. Okay, pero once a week mag-mist pa rin kayo kasi gusto rin nila ng tubig. Ayan sila, ang GBB. So, pakainin pa natin yung apat. Subukan natin tong isang to. Yun. Ayan siya, guys. Zoom in natin. Ooh, ayan siya. Medyo botchog pa. Parang pamult pa. O tayo na isang lats. 8 na lats lang ibibigay ko sa kanya. Kasi, para siyang pamult na. Oh, pamult na nga to. Ayan niya kuhain, no? Typical sa GBB, kukuhain na niya yan, eh. So, ayun. Ayaw niya. Kukunin ko na lang. Antayin ko na lang to mag-molt. Mukhang pamult na yung isa, eh. Ito. Mukhang pamult na yung kanina. Ito yung pangatlo. Try natin kung kakain. Pero, mukhang hindi na rin kakain to, eh. Uy, kumain pa din siya. Kita niyo ba yun, guys? Napakatakaw nila. So, last meal muna siguro yan bago ko mag-molt. Takaw talaga ng mga GBB. Grabe. Napakasarap alagaan ng mga to, guys. Kasi sobrang takaw. Abutan mo ng pagkain, hindi kakain. Ay, hindi tatanggi. Pangatlo to, guys. Eto yung pang-apat, guys. Hindi pa sila masyado nag-web up. Pero ayan siya. Bigyan natin ng maliit na lats. Oy, hindi nyo nakita yung takedown. Okay lang, pero meron pang isa yan. Eto yung panglima. Hindi ko rin alam kung kakain pa to. Pero yung tatlo kumain, eh. Ayan, hindi ko alam kung kakain pa. Pero kinain niya. Inuwan niya, guys. Naiwan yung ano, ay no. Naiwan yung paa. Napakatakaw talaga nila. Yung isa kasi siguro pamult na. Kaya hindi niya nakinain. Ayun. Ang end sila, guys. Happy dance. Happy dance. Happy dance, bro. Ang mga GBB, guys. Galing sila sa Venezuela. Ayan. Galing sila sa Venezuela. At okay na okay sa kanila ang dry subs. Okay. So matitibay itong mga to. Kahit gano'ng kainit, kaya nilang palagan. Ayan. So happy dance pa siya. Yun yung isa, yung hindi kumain. Pamult na siguro. Sobrang docile ng species na to, guys. Kahit kailan, hindi pa ako na-flick ng hair neto. Meron ako isang male neto dati. Never from nag-flick ng hair sa akin. Pero skittish sila, guys. Mabibilis sila. Okay. Ayan yung isa, nagtatago. Ayan, skittish sila. Pero all in all, pwedeng-pwedeng pang beginner species tong mga to. Panalo-panalo tong mga GBB. So dito ko natatapusin tong vlog na to, guys. Salamat sa panonood. At medyo malungkot lang ako kasi alam nyo na namatayan tayo ng isa. Pero ganun talaga, part siya ng hobby. Continue to like, subscribe, and share. Support Exotic TV. Bye bye, guys. Until next vlog. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.